Papunta po ako dito ngayon mga paps no, sa aming bagong papasukan na painting project. So ito po ay sisimulan ngayong araw. Ang araw na po ito ngayon ay Lunes. So dalawang palapag po ito mga paps. Gagamit po kami rito ng scaffolding na kawayan. Itong mga kawayan na gamit namin mga paps ay may gulang na po ito. So hindi po ito basta-basta mababali. At saka para po sa akin ay mas maganda po itong kawayan kumpara naman po dun sa may kokolumber o mga kahoy po na mga good lumber, kasi ito pong kawayan na to once na magka-crack po ito ay uunti-untiin po nito no, na bumagsak. Hindi po gaya ng kahoy talaga na kapag tinungtungan mo kapag mababali po siya ay dire-diretso na. So dito mga paps, ito pong kawayan ay medyo nagbibigay pa ito ng signal bago po siya mabali. At saka ang pinagkaiba po nito dito sa may kahoy na scaffolding tapos kawayan, ang kawayan po ay mura kumpara po dun sa kokolumber o mga good lumber po na nabibili. So ayun mga paps, no, bali inilatag naman po namin ito. At kung mapapansin nyo, nakasandal lamang po ito sa pinaka-wall. So hindi po namin to inangat yung pinaka-taas nya. Nakasandal lang po yan mga paps. Bali po yung mangyayari dyan, yung hindi po namin mamamasilyahan dun sa taas, tsaka na lang po namin mamasilyahan once na mapinturahan na po ito lahat at tsaka kapag magtatanggal na po kami ng aming scaffold. So dito ang ginagawa po namin, pinapakuha po namin ng D4 po na pako at saka tinatalian naman po namin ng alamre para po matibay po talaga siya at hindi po ba siya basta-basta na matatanggal. So ayun mga paps, bali update ko lamang po kayo. Ito mga paps no, ito minamasilyan yan na yan. Kung may kita nyo yung ibang kulay, yung parang kulay itim, epoxy po yan. Yan po yung isiniksik namin sa bawat crack po ng concrete na to, concrete wall. Kasi parang bumitaw na po kasi yung ano niya, yung pinaka yung nakapuro niya no. Tao po kasi. Tapos sininsilan namin yung ano, yung crack, tsaka namin pinasukan ng concrete epoxy. Ito po yung pagkatapos namin gumawa ng ano ng scaffold no, nagawa sa kawayan na yan. Ito po yung kalagayan niya. Tignan niyo yung tali niya. Tapos gumawa rin po kami ng pinaka hook. So ngayon mga paps, ito hinihintay na lang namin tumatuyo no. Kasi after matuyo nito, puro na liya. Tapos pagkatapos maliya, pa-primeran, tsaka ipa-final coat na po ito. Medyo may kataasan din, no? So, ingat-ingat lang tayo kapag nakatungtong na tayo rito. Hindi naman siya mababali basta-basta kasi magulang na tong kawayan na to. Ito yung isa nating ka-idol, oh. Hello! Ganda nga po. So, nandito kami ngayon sa anong barangay ni? Ano nga? Santa Elena. Santa Elena. Tacloban, no? Kay yan nalang ako mga kani. Ngayon lang ako nakapunta rito. Sa barangay nila. So, ayan yung nakakrack. Yung epoxy natin. Tapos kung papansin nyo ito, no? Yung pinakalamat niya, parang amag. Amag po yan. So, ang gagawin natin dyan, ipaprimer po natin yan. Ng acrylics lahat po yan. Kasabay po nito. Tapos i-skim coat natin naman to pagkatapos ma-primeran. Tapos liliaan natin, primer na naman. Tapos ipa-flat latex na natin. Bali yung appearance po ng final coat nito mga paps no, ay semi-gloss na light gray at saka dark gray. So ayan, medyo makalat lang dito kasi medyo umulan. Medyo delikado rin kasi kapag ang kawayan nabasa, maraming lumot po kasi ito na nakadikit. Madulas. So ayan, kapag umuulan, dito kami sa may kisame.